You have already your checklist on your gas tank, your hose, your... I already informed Mr. Faisal. Again, follow up with Mr. Faisal. I need a checklist, okay? It should be today. When you come to the office, get the checklist, okay? And you should provide here the serial number, okay? I think there is some serial number on this one. Here. I think nothing. So you write here, maybe 01 02, like this serial number, okay? Okay. Every day this item should be counter check every day. Who is the supervisor here should fill up this form, because like this, this material is combustible, it can be burned. If there is some, we have some leakage here, we have a problem. So provide him the checklist. I already talked to Mr. Faisal how many times, okay? I think he forget. I will follow it now. This is the final instruction, okay? Implement it now, okay? The use of this geosynthetic fabrics is for protection of the waterproofing from the scraped concrete. Okay. So the white materials, guys, is the geosynthetic fabrics, right? And the black one is the waterproofing membrane. So there is a lean concrete downside, right? So when you pour the lean concrete, how many days ago? Two days. So maybe Thursday? Friday? Monday? Night time, huh? No. Five days. 7 days. So ito po mga kaibigan, malaki na po yung productivity nila sa pag-excavate dito sa ating DMF building. So ayan po, naka I think 3/4 na yung ano na excavate nila. So maybe around 1 week yung pag-excavate nila dito. So as of now, malapit-lapit na sila doon sa dulo sa pag-excavate ng ating foundation, ng ating DMF building. So andun na po sila sa unahan. So last time, andyan pa sila sa gitna. Ngayon, andun na sila sa unahan. Malapit na po doon sa dulo. So yun po yung update natin dito sa ating excavation para sa preparation po sa ating foundation. So inilisan po nila ngayon itong ating excavation dito sa ating DMF building. So, may dalawang excavator po kayo dyan na simultaneously na
karga ng ating mga soil excavated materials diyan po sa ating mga dump truck. Yan po. So maybe within one week, within this week, matatapos na po nila ito ating excavation diyan na sa portion na yan. So dito po sa ating tinatayuan, sali po yan sa ating building, sa DMF building. So within maybe this month, ma-excavate rin nila itong ating right side. So ngayon dito sa ating left side, yan, sobra na po lawak. So lawak po ng ating building na yan, para po sa ating reverse seawater reverse osmosis desalination plant. So yung ating tubig dagat ay convert to potable water. So ito yung update natin ngayon, mga kabayan. Malapit na po nila itong matapos itong excavation natin dito sa ating DMF building. So itong portion na pong ito ay malapit na pong matapos. So tingnan nyo po kung gaano kalawak yung excavation natin. So last time yung ipinakita ko sa inyo dito, meron pang maraming tubig to. So ngayon nung na-install nila itong mga dewatering system natin dyan sa gilid ng ating excavation, ay sinimulan nila kaagad yung excavation. At I think within 2 weeks, yan na po yung productivity nila dito sa ating site. So yan po kalawak yung ating itatayong building dito para po sa ating seawater reverse osmosis plant, desalination plant. So ngayon, ayan, parang konti na lang yung kulang para masagad nila itong ating excavation doon sa dulo. So meron po tayong dalawang excavator dito ngayon na nag i-excavate upang i-load po yung mga excavated soil excavated material dyan sa ating dump truck. So maybe within this week, matapos na nila nilang excavation dito sa portion na ito. But dito po sa aking tinatayuan, kasali po to sa ating building. So mag-i-excavate rin sila po dito. So ang laki po nitong area na to na pinapagod ng ating DMF buildings. So i-update ko kayo, mga kabayan, dito sa ating excavation para po sa ating foundation sa ating DMF building. So yan na po yung ating productivity ngayon. So ang lawak na po ng kanilang na-excavate dito sa ating DMF building. Thank you.
continuous po yan yung ating dewatering system sa pag-pump out ng ating tubig dito sa ating excavation. Kasi pag mahinto po yung ating mga water pump, ay sigurado po magiging swimming pool po yan yung ating malawak na excavation. Diyan sumupuno po yan ng tubig pag hindi po continuous yung ating water pump dito. Yan, nakita nyo yung hose na yan, yung dalawang hose na yan na blue, ay palabas po yan doon sa dagat. So yung laman ng hose na yan ay tubig galing doon sa ibaba ng lupa na pinapump out dyan sa ating water pump, stationary water pump. So nakapalibot po yung ating water pump dyan, yun, sa ating excavation.